ngayon. Ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga, Pilipinas. Sa mga oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. April 3 na, 2020, araw ng Biyernes. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating coronavirus update, ang worldwide COVID-19 cases ay mahigit 1 milyon na ang infected, pero mas malaki pa raw na bilang ang posibleng maitala dahil sa mga nakatakdang mass testing. Medical Command Center itinayo ng task force para daw mas matutukan yung pangangailangan ng mga ospital. Sa ating police report, forest fire sa kabundukang bahagi ng Quirino, 3 araw na ho na inaapula. Sa ating international news, stimulus cash payment, posible raw na abutin ng hanggang 20 araw o 20 linggo bago maibigay sa iba pang nangangailangan doon sa Estados Unidos. Sa ating balitang palakasan, gastos ng mga Pinoy athletes na stranded sa iba't ibang bansa dahil sa COVID-19, sasagutin na ng Philippine Sports Commission. Nasa 30 atleta naman ang naka-quarantine ngayon sa isang pasilidad ng Philippine Sports Commission. SEA Games medalist Carlos Yulo at skateboardist Marjeline Didal pasok dun sa Forbes Asia 30 o under 30. At live nationwide via satellite, napapanood sa pamamagitan ng ating live video streaming sa www.bomboradio.com. Ako ang inyong anchor man, si Bombo Dennis Hamito, at ngayon sa ating mga balita. The coronavirus infectious disease or COVID-19 pandemic update. Pansin ngayon ang iba't ibang mga eksperto ang mabagal daw na pagdami ng mga nakaka-recover sa Pilipinas. Sa nakalipas na araw, mga kabombo, ay isa lamang yung nadagdag dun sa figure ng mga nakarecover batay ho sa isinagawang pagsusuri ng Department of Health at ng mga ahensya ng pamahalaan na nakatutok ho dito. Sa ngayon ay meron ng kabuang 51 na mga nakarecover at meron naman total number of cases sa Pilipinas na 2,633. Ang total number of deaths ay 107 na. Nadagdagan ho ito ng 11 katao batay sa monitoring ng DOH. Samantala, sa international figure ay agaw pansin, mga kabombo, nang pumalo na ho sa mahigit 1 milyon ang kabuang bilang ng mga naitalang positibo o infected ng COVID-19. At yung bilang naman ng mga naitalang nasawi ay umakyat ng 52,885, habang ang mga nakarecover, ito yung good news dahil umaabot ho ito sa 212,015 batay ho sa monitoring ng WHO at ng iba pang health expert sa ating o sa iba't ibang bansa. Samantala, yung mga medical command center ay itinayo ho ng task force upang matutukan daw yung mga pangangailangan ng mga ospital at iba pang mga binabantayan kaugnay ho dito sa umiiral pa rin na quarantine period. At ilang eksperto ay narekomenda naman ang ilan buwan pa na extension nitong community quarantine. Yan at iba pang mga balita, hatid ni Bombo El Maracol. Bombo Dennis, mga kaibigan, narekomenda ngayon ng ilang mga eksperto sa Pilipinas na magkaroon pa ng extension sa tinatawag naman ay pinapatupad nitong enhanced community quarantine Luzon-wide, partil na po sa Metro Manila. Una rito ang Pangulong Rodrigo Duterte, nilagay nga dito sa lockdown itong Luzon hanggang April 12. Pero naniniwala dito yung ilang mga eksperto, no? Partil rito nga si Mr. Darwin Badoy, isang scholar at nagtapos naman sa University of the Philippines at sa California. Hanggat hindi bumababa ang kaso ng mga COVID-19 o coronavirus sa Pilipinas, ay dapat manatili naman ang pinapatupad na lockdown. Natatakot din kasi ang ilang mga eksperto na baka matulad ang Pilipinas sa Italia. Ayon pa sa tulang mga eksperto, sana raw ay magkaroon ng extension ng lockdown hanggang buwan ng Hunyo. Inaasahan nila, mga kaibigan, na magpipik itong tinatawag na mga cases hang buwan naman ng Mayo at ng Hunyo. Una rito, aminado magi ang Department of Health ng Secretary Francisco Duque III na hindi pa nga nagpipik, ano, yung dami ng cases sa Pilipinas kung saan mahigit na sa 2,000
ang mga kaso na nagpositibo at ginarin ay mahigit 100 na ang nasawi dito po naman sa deadly virus. Pero ang dito kay Secretary Duque sa kanyang latest na statement, mga kaibigan, magkakaroon pa ng assessment, ano, yung IATF, itong task force, kung talaga bang magkakaroon ng extension pagsapit naman ng April 12. Narito ang naging bahagi ng pahayag naman ni Secretary Francisco Duque III. Sa ngayon po, patuloy pa rin na pinag-aaralan ng kagawaran kasama ang Interagency Task Force ang epekto ng ECQ. The increase in the number of confirmed cases every day is the effect of our increasing laboratory capacity o yung artificial increase na kung tawagin. Pero tinitignan pa rin natin kung dumadami ba ang mga kaso base sa simula ng sintomas na nararamdaman nila simula nung pinatupad ang enhanced community quarantine. Kaya importante ang physical distancing at palagiang paghugas ng kamay at sumunod sa ating home quarantine guidelines. Ang tinig pa rin ni Health Secretary Duque, yung ilang mga tinatawag naman ng mga economist, ano, ng ating gobyerno, masa sila natitanggalin na, ano, pero magkakaroon pa ang assessment kung po naman si patupad na total lockdown dito po naman sa may bahagi ng Luzon. Samantala naman sa pagharap ni Secretary Carlito Galvez, ang Presidential Advisor on the Peace Process, at siyang tumatayo ngayon na implementer ng National Action Plan laban naman sa COVID-19, na nagtatag na sila ng command center, Bombo Dennis. Ito yung command center dito sa Campo Aguinaldo sa Quezon City na siyang mag-coordinate sa mga ospital kung ano ang kanilang mga pangailangan. Kung kulang ka ng face mask, padadalhan ka doon. Kung kulang ka ng mga PPEs, ito yung mga personal protective equipment, ay padadalhan ka doon. Kung kulang ka ng mga beds, ano, para sa mga patients, ay magkasagawa din sila ng tinatawag naman na rescue, ano. So ito ngayon yung ginagawang efforts ng task force para naman mapadali naman yung tinatawag na pagsagawa ng mga kakulang mga hakbang. Samantala din naman ay tinukoy pa ng natura naman task force na ang Metro Manila pa rin ang may pinakamarami dito po naman sa COVID cases, yung mga positibo, ano. Yung Quezon City, halos 500 na. Yung Manila, mayroon din dyan na halos 200. Yung Makati ay merong 144, ano. Yung San Juan, 118. Yung Pasig ay 114. Yung Parañaque, mga kaibigan, ay nasa 95. Yung Mandaluyong, mayroon dyang positive cases na 89. Yung Taguig ay 66 ang positive cases. Yung Mintinlupa naman ay 50. Yung Davao City ay nasa 49 ang positive cases naman ng COVID-19. Yung Marikina ay 43. Yung Caloocan ay 40. Yung Las Piñas ay 40. Ang Pasay City ay nasa 39. Ang Cainta Rizal naman ay nasa 30. Ang Antipolo Rizal ay 25. Cebu City naman ay 21. Iba pa yan yung tinatawag dyan ng mga patients under investigation at patients under monitoring. Narito mag ilang bahagi naman ng pag-uulat naman ni Secretary Galvez. Siya ang Chief Implementer ng National Action Plan. Doon naman sa different regions, ang medyo lang talagang malakas na affectation ay ang Calabar Zone with 178 cases and 10 deaths. At ang Region 3 ang sumusunod, meaning nakikita natin ang infection ay contiguous doon sa mga areas na malapit sa Manila. Nakikita natin na ang Region 3 with 65 cases and 5 deaths. And then next is yung Region 7. Kung maaalala natin, sa Region 7, doon nagsimula yung tracking ng first victim natin ng COVID. And then, nakikita rin natin na tumataas na rin ang mga cases sa Region 11, sa Region 8, Region 2, and also sa Region 6. And then sa BARM, meron na rin pong 7 cases. And then ang pinakanakita natin na pinakamahina ang kanilang affectations ay sa Region 5, sa Region 8, and also in Region 12. So makikita po natin na ang pinakamababang affectation ay nasa area ng Region 9, Region 12, Region 5 sa Bicol area, and also in Region 8. Na nakita po natin na ang affectation ay majority sa Metro Manila area. Next, sa Southern Luzon, and then yung Region 3, yung area ng Region 3.
Mga kaibigan, ang tinignaman ng Presidential Advisor ng the Peace Process, Carleto Galvez, yung tinalaga ng Pangulong Duterte na Chief Implementer, Bombo Dennis. Okay, Bombo Elmar, yung location mo dyan, kundi ako nagkakamali, ito'y dyan sa may MMC at isa ito sa mga ospital na pinagdadalhan ng mga COVID cases. Kumusta naman sa mga nakalipas na oras ng pagtutok ninyo? May mga patuloy pa rin ba na mga dinadalang mga pasyente dyan? At kumusta yung sitwasyon dyan sa area ng Makati, Bombo Elmar? Bombo Dennis, mga kaibigan, yung nakikita ngayon sa ating live, sa ating Facebook live ng Bombo Radio Philippines, nasa labas tayo nitong Makati Medical Center. Kabilang ito sa mga top hospital sa Metro Manila na marami yung mga person under investigation o patients under investigation. Full capacity na nga sila, Bombo Dennis. In fact, the other day, nagulat ang Makati Med na 29 na yung gumaling sa kanila, bagamat meron silang mga cases na positibo. Mula nung January, ang Makati Med ay 700 na ng mga patients, suspected patients na nila dito sa Makati Med. Sabi nila, full capacity na sila. Lumampas na sila sa threshold na tinatawag. Pwede pa silang mag-accept, bagamat yung tinatawag na degree of attention na kanilang ibibigay, ay hindi na ganun. So, pwede nilang tanggapin dito sa mga triage, sa mga tents sa labas dito, Bombo Dennis, pero pwede nilang ma-evaluate at susunod dito, irekomenda kung saang hospital sila, pupwede nilang sa mga puno na nga yung ilang hospital dito sa Metro Manila, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Elmar. Mula rito sa lungsod ng Makati, mga kaibigan, si Bombo Elmar ako nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, kaugnay pa rin ang COVID cases dun ho sa Central Visayas ay nadagdagan pa, mahigit 30 na nga yung binabanggit na mga infected ng naturang deadly virus at may mga hakbang na rin ginagawa yung mga lokal na gobyerno doon. Makibalita tayo sa Bombo Radio Cebu. Umakyat na sa 34 ang kaso ng COVID-19 sa Central Visayas matapos madagdagan ang isa pang pasyente na minomonitor sa ngayon. Batay sa test results mula sa Vicente Soto Memorial Medical Center Subnational Laboratory, isa nagpositibo sa 80 test results, samantalang 79 ang negatibo. Sa datos ng Department of Health, DOH 7, ang 34th case sa COVID-19 ay pasyente mula sa Cebu City na nakaranas ng mild symptoms at istriktong naka-home isolation sa ngayon. Nanatili namang isa ang kaso sa lalawigan ng Bohol, 3 sa lalawigan ng Cebu kung saan may 2 na ang namatay, 4 sa Negros Oriental na may 2 rin ang namatay, samantalang nanatiling COVID-19 na free ang Sikihor. Mayroon namang 22 ang kaso mula sa Cebu City kung saan 4 ang nakarecover at nasa 4 naman ang namatay. Sa Lapu-Lapu City ay may 2 at nadagdagan naman ang bilang sa Mandawi City matapos may isa pang kaso. Patuloy naman ang paalala ng Department of Health 7 sa publiko na mananatili sa tahanan at iwasan mo nang lumabas kung walang importanteng pupuntahan. Samantalang binigyan din ng ahensya ang pagpapanatili sa karinisan, hindi lamang sa paligid ng tahanan, pati na rin sa katawan. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Cebu, Bombo Glenda sa Binorio para sa Pambansang Radio ng Pilipinas at ang official number 1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Doon sa Davao Region, nadagdagan pa ho yung mga health workers na nagpupositibo sa COVID-19. At ano naman kaya ang ginagawa nila ngayon para matugunan yung problema na yan? May detalye yung Bombo Radio, Davao! Inihayag ng Department of Health, Regional Epidemiology and Surveillance Unit o DOH Reso Davao na nadagdagan pa ang bilang ng mga health workers na nagpositibo ngayon sa coronavirus disease o COVID-19 sa Davao Region kung saan nasa 11 na ang apektado. Ayon pa kay Dr. Cleo Fe Tabada, head ng DOH Reso Davao, na 3 mga health workers ang nadagdag matapos na nag-asikaso ang mga ito sa COVID-19 patients o patients under investigation. Ito ang manong dahilan na tumaas pa sa 11 mula sa naunang 8 ang nagpositibong mga doktor at nurse. Kahit hindi na sinabi ni Tabada kung saan na ospital sa rehiyon na destino ang mga health workers, nasa 2 bahay paggamutan lamang sa rehiyon ang kinilalang COVID-19 centers na kinabibilangan ng Southern Philippines Medical Center o SPMC sa Davao at Davao Regional Medical Center o DRMC sa Tagum City. Una na sinabi ni Dr. Lenny Joy Rivera, Assistant Regional Director ng DOH Davao, na ilan umano sa mga health workers na nagpositibo ay may travel history bago pa man ang quarantine period kung saan lumabas na ang sintomas, samantalang iba naman ay may close contacts sa mga nagpositibo na pasyente. Yan ang balita mo ng himpilan ng Bumaragi Davao para sa Bumbo Network News. Bumbo Emen Dalapeng yung nag-uulat para sa Bumbo sa Radyo ng Pilipinas at number 1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo!
Patuloy ang maigting na panawagan ng gobyerno upang hindi na palawigin pa ang community quarantine o umiiral sa ating bansa. Dapat lamang daw na tumalima dun sa mga do's and don'ts ng pamahalaan. Narito ang paalala ng Interagency Task Force. Ang malawakang pagkalat at pagkahawa sa nakamamatay ng COVID-19 ay mapipigil lamang sa pamamagitan ng total lockdown. Narito po ang mga do's and don'ts na pinatutupad ng IATF o Interagency Task Force. Para sa mga empleyado sa pribadong sektor, do's, employers are encouraged to adopt a work arrangement that will not require physically reporting for work. Employers should extend financial help or assistance to their employees. May grant prorated 13th month pay. DOLE and DSWD will provide social amelioration packages for those affected by the work stoppage. Don'ts. Unless the company is engaged in basic necessities or services, employers should not require their employees to report for work. Employers should not terminate their employees by reason only of not reporting for work because of the COVID-19 situation. Si Cabinet Secretary Carlo Nograles ng IATF. Sumunod sa mga do's and don'ts ng total lockdown, magkakasama nating lupigin ang infectious disease or COVID-19. Hatid sa inyo ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease at ng Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Bombo Police Report! Ibalita muna tayo doon sa nasa tatlong araw na daw na sunog dyan sa mga ikabundukang parte ng Quirino. May report ang Bombo Radio Kawayan. Patuloy na inaapula ng Bureau of Fire Protection o BFP Difon ang forest fire sa kabundukang bahagi ng Purok 7, Andres Bonifacio Difon Quirino. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Fire Officer to Richard Dolnuan, investigador ng BFP Difon, sinabi niya na nagsimula ang sunog noong umaga ng katapusan ng Marso at hanggang ngayon ay may nakikita pa rin mga baga. Anya natatagalan silang apulahin ang sunog dahil dalawang fire truck lang ang kanilang gamit at hindi rin nito abot ang mismong lugar na nasusunog. Sa ngayon ay mano-mano system na lamang ang kanilang ginagawa para ito ay maapula at hindi na kumalat pa sa ibang bahagi ng kabundukan. Gumagawa na rin sila ng mga fire lanes o di kaya ay naglilinis sila ng 3-5 metro para hindi na makadaan ang apoy. Hindi naman anya sila nagkukulang ng tauhan, subalit ang problema nila ay mga kagamitan dahil tanging sprayer lamang ang kanilang ginagamit. Ayon kay FO2 Dulnuan, posibleng ang mainit na lagay ng panahon ang sanhi ng sunog. Sa ngayon ay medyo kontrolado na nila ang sunog, subalit binabantayan nila ang mga kabahayan na malapit sa lugar dahil baka maabot ito ng apoy. Sa akin po sir, talagang isang area kaya lang kumakalat po sir. Dati sa isang area, halos pumalat na sa buong isang purok ng barangay sir. Para sa Bombo Network News, Bombo Estrella Istolas, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 radio station sa Isabela, Basta Radyo. Bombo! Dagdagan pa natin ng ating mga balita. Kahon-kahon ang mga alkohol, hand sanitizer at iba pang kailangan, lalo na ng mga frontliners ang nasabat ngayon ng mga otoridad dyan sa Tacurung City. At may report ng Bombo Radio, Coronadal. Nakumpiska sa isinagawang entrapment operation ng National Bureau of Investigation Region 12 kasama ang Food and Drug Administration ang mga alcohol at hand sanitizers at maraming iba pa sa Tacurung City. Sa naging pahayag ni Romeo Cotenho, Executive Director ng NBI 12, na kabilang sa nakumpiska ay ang bote-boteng alcohol, disinfectant, hand sanitizers, vitamin C na kinakailangan ng mga produkto sa ngayon na kasagsagan ng epidemya. Nalaman na pinagmamayari ng isang sari si Rizal J.
DOT ang TUWI ang nasabing mga produkto na mayroon rin umanong parlor sa nasabing lungsod. Pahayag ni Cotengo na kabilang si ang TUWI sa kanilang intelligence report na nagbebenta o di umano ng naturang mga produkto sa mas mataas na preso. Ipinapatawag na niya ang may-ari upang makapakita ng iba pang dokumento o lisensya upang mapatunayan na ang stocks na narecover ay para sa kaniyang parlor. Sa ngayon ay nasa pangangalaga na ng FDA ang mga nakumpiskang produkto at maaari niya pagmultahin ng nasabing negosyante habang nanganganib rin umano na makansila ang business permit nito. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Patricio Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato. Basta Radyo, Bombo! Samantala, may mahigit 100 mga seafarers ang tinulungan ng Department of Foreign Affairs na makauwi na sa Pilipinas mula ho dun sa Espanya na isa rin ho sa mga lugar na halos kasama dun sa top 5 na mga pangunahing bansa na may malaking bilang ng infected ng COVID-19. May detalye si Bombo Jovino. Galang! Pinangunahan ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pagpapauwi ng nasa 123 ng mga Pilipinong marino mula sa bansang Spain dahil sa banta pa rin ng Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 pandemic. Merong 64 crew members ay mula sa Marela Celebration at 59 crew members naman ay nasa MV World Odyssey. Ang nasabing mga marino ay siyang ika-apa na batch ng mga Filipino crew members na pinauwi mula pa noong Abril 2. Magugunit ang nakarating na sa bansa nitong Abril 2 ang 454 crew members ng Norwegian Dawn and Star, 446 crew members naman mula sa iba't-ibang mga cruise ship na dumating sa Clark. Nakipagtulungan ang DFA sa Philippine Embassy sa Madrid, Overseas Workers Welfare Administration o OWA at mga lokal na ahensya ng nasabing bansang Spain. Bilang protokolan niya ay sasailalim sa 14 na araw na quarantine ang mga napauwing marinong Filipino. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala, lumabas ngayon sa ilang pag-aaral mga kabombo na mas nagiging creative daw yung mga bata kapag nasisimulan yung pagtuturo sa kanilang kalaman kahit hindi pa ho ito nakakapagsalita, hindi pa nakakapaglakad. Ilang bata ho yung inobserbahan, lalo na ho dyan sa Japan, nakitaan ang magandang development. Habang kasama nito, yung kanyang mga magulang at isa rito yung youngest skater. Ito ho yung si Rita na nagsimula ho ito sa edad na 2 at nagpakita na ng kanyang talento at higit ho ngayon na nagpapakita ng kanyang abilidad kumpara doon sa iba niyang mga kaedad. Tama-tama sa panahon ho ngayon, kasama ng mga magulang yung kanilang mga anak dyan sa inyong mga bahay dahil nga naka-quarantine ho tayo. Alam nyo ba mga kabombo na mas maganda na habang lumalaki ang inyong anak ay manatili yung ginagamit o iniinom niyang vitamins habang siya ay lumalaki. Ang tuloy-tuloy ho kasi napaglaki mga kabombo, dapat suportahan ng tuloy-tuloy din na pag-inom ng cherry fur. May tamang vitamins para sa mga anak ka at any age ho yan. Simulan ho with cherry fur drops habang siya ay baby at tuloy-tuloy yung cherry fur forte and cherry fur syrup for kids. Pag teenager naman na ho sila, meron namang cherry fur PGM capsule. Tandaan, huwag hong ititigil yung vitamins para tama yung pagtangkad kasama yung proper diet. Sabi nga niyan, cherry fur, tangkad sagad. Ang cherry fur ho kasi mga kabombo ay nakakatulong sa paglaki ng inyong anak. Meron itong chlorella growth factor o CGF at may growth cell substance. Ito'y puno ng vitamins and minerals na siyang kinakailangan ng inyo pong anak para sa proper growth and development. Meron din ho itong taurine para makatulong naman sa pag-develop ng kanyang isip, yung vitamins A, B complex at saka yung lysine para mapagana yung kanyang pagkain at maging masigla. Meron din ho ng cherry fur immunomax in syrup for babies and kids and cherry fur PGM immunomax in capsule for teens. Ang cherry fur ay available ho yan sa lahat ng leading drugstores nationwide. Pero ang mahalagang paalala ho natin, ang cherry fur ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa iba pa nating balita, Bombo International News.
Yung stimulus payment, posible raw na abuti ng 20 linggo ang pamamahagi doon sa Estados Unidos. At may detalye si Bombo Sol Marquez. Maghihintay pa ng 20 linggo o halos 2 buwan ang ibang mamamayan ng Estados Unidos bago nila matanggap ang cash payments na kasama sa pinirmahang $2 trillion coronavirus relief legislation. Sa inilabas na memo ng House Democrats, nakasaad dito na posibleng matagalan ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga taong walang direct deposit information sa Internal Revenue Service. Ang naturang time frame ay mas mahaba pa sa inaakala ni Treasury Secretary Steven Mnuchin matapos nitong makipagpulong tungkol sa cash payments program kasama ang congressional leaders. Gayunpaman, kumpiyansa umano si US President Donald Trump na sisimulang ipamahagi ang cash payments sa 2 ng Abril. Narito ang tinig ni US President Donald Trump. Our citizens, we're linked together by the shared bonds of national love, loyalty, and affection. There's no earthly force more powerful than the patriotic pride that stirs in our hearts, and that is so true. It's incredible the job that everybody's been doing, everybody. They don't sleep. They don't go to bed. Sometimes they get nothing. Said to somebody recently on the task force, how many hours sleep have you gotten over the last couple of days? The answer was none, none. Samantala, pumalo na sa 6.6 milyong US citizens ang naghain ng kanilang unemployment benefits kasabay ng patuloy na paglaban ng Estados Unidos sa coronavirus pandemic. Noong nakaraang linggo ay umabot na sa 3.307 milyon ang mga unang naghain ng unemployment claims. Nalagpasan na nito ang halos 9 milyong katao na nawalan ng trabaho noong 2008 hanggang 2010 dahil sa Great Recession. Narito naman ang tinig ni U.S. Vice President Mike Pence. Every American can make sure that our healthcare workers and, more importantly, Americans that are struggling with coronavirus have the equipment to support their treatment by putting these principles into practice, because the fewer Americans that contract the coronavirus, the fewer Americans will have to enter our healthcare system. Para sa Bombo Network News, Bombo Sol Marquez nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Yung ilang opisyal ho ng konsulado ng Pilipinas doon sa Estados Unidos ay may obserbasyon din kaugnay ng patuloy na paglala ng bilang ng mga naitatalang infected ng COVID-19. May panayam ang Bombo Radyo, Cagayan de Oro. Huli na sa pagsagawa ng mass testing kaya hindi napigilan na ang mabilis na paglubo ng positibong kaso ng coronavirus disease o COVID-19 sa bansang Estados Unidos. Ito ay matapos nananatiling nangunguna ang Amerika sa higit 200 bansa na nahawaan ng virus simula nang nadiskubre ang pinagmulan nito sa Wuhan City, China taong 2019. Sa panayam ng Bombo Radyo, inihayag ni Philippine Consulate Deputy Consul General Kerwin Tate na batay sa mga pahayag ng US officials na hindi umano agad nakapagsagawa ng stricto na health measures ang bansa kaya mabilis ang pagtama ng virus sa mga residente. Inihayag ni Tate na mismo lamang sa New York City na kadalasan sa mga tao ay sumakay ng subway transport at mga bus ay napakadali na natamaan ng virus. Hindi pa umano kasali rito ang taglamig na panahon na dinaranas ng Amerika nang tuluyang makapasok ang COVID-19. Una na nakaranas ng inisyal na $3 trillion na pagkalugi ang ekonomiya ng Amerika. Bunsod ng coronavirus, magugulit ang batay sa pinakahuling data ng World Health Organization. Nasa 240,344 na ang positibong kaso, kung saan 5,807 na mga pasyente na ang namamatay, habang higit 5,000 rin ang nasa critical pa na kondisyon at mahigit 10,000 ang nakarecover na mga pasyente. Mula Bombo Radyo, Cagayan de Oro. Mabilis po kasi yung community spread na nangyari. Nahuli din po yung US sa pag-testing ng mga tao. So hindi nila agad na test yung population. Lalo na po dito sa New York kasi very crowded ang New York pagkatapos dependent sa public transportation. Yun po ang likely na dahilan dun. Bombo Junel Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo. Bombo! Ang Bombo Radyo Philippines ay kumikilala sa kagitingan ng mga frontliners na patuloy na humaharap at sumasagupa sa COVID-19. Sila ang mga pangunahing kumikilos para tuluyan ng humupa ang naturang deadly virus. Narito ang ating pagbibigay pugay. COVID-19, talamak, kumitil na sa buhay ng marami.
rumaragasa sa ating lipunan, sumisira sa pangkariwang takbo ng ating kabuhayan. Mga kababayan, kaya nating talunin ang COVID-19. Tumalima sa social distancing, manatili sa inyong mga tahanan, maging malinis at hygienic sa katawan at kapaligiran. Sundin ang pinapatupad na enhanced quarantine ng pamahalaan. At sa mga frontliners ng ating laban versus COVID-19, ang aming pagpupugay sa mga doktor, nurses, medical support team at hospital staff. Saludo rin kami sa mga national, provincial, city, municipal at barangay officials at mga health workers. Malaking pasasalamat pati na rin sa mga taong nasa service industries at media. Lahat po sila ay nagsasakripisyo at buwis buhay na nagsisilbi sa atin, sa ating mga kapulisan at miyembro ng armed forces, at sa lahat ng mga tahimik na mga mandirigmang gumagawa ng paraang ipakita na tayong mga Pilipino ay di kayang talunin ng anumang pandemic. Sakit ka ng COVID, Pinoy kami, kasama ng lahat ng mamayang Pilipinong mandirigmang lalaban versus COVID-19, ang pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Bombo Sports News. Yung ilang atletang Pinoy na stranded dati dun sa ibang mga bansa ay nandito na ho sa Pilipinas at ginagamitan ho ng pasilidad ng Philippine Sports Commission para ho kanilang pansamantalang panatilihan habang sila ho ay naka-quarantine. At may detalyang Bombo Radio Vegan. Tiniyak ng Philippine Sports Commission na walang problema sa gastos ng mga Filipino athletes na na-stranded sa iba't ibang bansa dahil sa COVID-19 pandemic. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Vegan, sinabi ni PSC Commissioner Celia Kiram na sasagutin umano ng PSC ang lahat ng gastos ng mga Pinoy athletes na hindi nakauwi sa Pilipinas dahil sa lockdown sa mga bansa kung saan sila nagsanay para sa qualifying rounds ng naipostpone na Tokyo Olympics. Ilan umano sa mga nasabing stranded athletes ay sinat 2019 Southeast Asian Games gold medalist EJ Obiana at Hidilyn Diaz. Samantala, mayroon 130 athletes ang nananatili sa dormitory ng Philippine Institute of Sports, Football and Athletics Stadium o dating Ultra Stadium sa Pasig City dahil hindi na sila nakauwi sa kani-kanilang mga lalawigan dahil sa naipatupad na enhanced community quarantine sa Luzon. Ang mga nasabing atleta umano ay araw-araw na binibigyan ng PSC ng pagkain at vitamins sa tulong na rin ng kanilang mga health workers upang matiyak na hindi sila maapektuhan ng nasabing sakit. Kaugnay nito, nananatiling COVID-19 free ang mga Pinoy athletes base sa monitoring ng PSC sa mga national sports associations. Sabiana, yung nasa Italy, yung last na pakikipag-usap namin sa kanyang nanay, yung bata, hindi makalabas kasi nag-lockdown na sila doon. Hindi na makaalis sa pagkakit papunta siya sa Amerika. Pinabalik siya sa training camp. Pinabalik siya lang siya sa training camp. Nag-doon siya na sa training ngayon. Saka sila Heidi Lida sa Malaysia pa. Lahat siya, sasagutin natin ang kanyang na mga gastusin kasi hindi naman nila ginusto yan. Hindi na sila makaalis, hindi sila baka uwi. So, talaga naka-quarantine din sila doon. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radyo Vegan para sa Bombo Network News. Si Bombo Jeline De Guzman nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at undisputed number 1 sa lalawigan ng Ilocos Sur, Basta Radyo Bombo! Sa pahabo lamang na balita, pasok sa listahan ng Forbes Asia 30 Under 30 sina World Champion Gymnast Carlos Yulo at Skateboard Champion Marjeline Didal ang dalaway na pili sa kabuang 3,500 na mga nominado sa buong mundo. Pawang mga nasa edad na 30 pababa na may kakaibang talento at game changer, magugunita ang nakapagtala ng kasaysayan ang 19 anyos na si Yulo matapos magwagi ng gold medal sa Men's Floor Exercise World Athletic Gymnasts Gymnastic Championship noong nakarang taon. Ay nakakuha po ito ng 7 medalya sa 30th Southeast Asian Games, habang ang 20 anyos na si Didal ay naging kauna-unahang Filipina na lumaban sa X Games.
Bago tayo magwakas sa ating balitaan, ang Bombo Radio Philippines ay muli hong nananawagan sa lahat para sa sama-samang panalangin upang humupa ng epekto ng COVID-19. Narito ang Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 coronavirus disease that has claimed lives and has affected. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted, may they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News at 3 ng Abril 2020. Balikan ko lamang ang ating mga headlines. Sa ating COVID-19 update, worldwide COVID-19 cases, nasa mahigit 1 million na ang infected. Mas malaking bilang ang inaasahan pa dahil daw sa nakatakdang mga mass testing. Medical Command Center, itinayo ng task force para mas matutukan ang pangangailangan ng mga ospital na humaharap sa mga pasyenteng may COVID-19. Sa ating police report, forest fire sa kabundukang bahagi ng Quirino, nasa 3 araw na raw na inaapula ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Sa international news, stimulus sa cash payment, posible raw na abutin pa ng 20 linggo bago maipagkaloob doon sa mga nangangailangan sa Estados Unidos. Sa ating balitang palakasan, gastos ng mga Pinoy athletes na na-stranded sa iba't ibang bansa dahil sa COVID-19, sasagutin ng Philippine Sports Commission. 30 atleta naman naka-quarantine sa isang pasilidad ng PSE. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaari po kayong mag-log on sa www.bomboradio.com. Mula rito sa Bombo News Center, Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dennis Hamito, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio,